Tak ya. Opo. Wag na magbayad yan. Sige. Kumain na po ba kayo? Hindi pa kayo kumakain? Sige, hintayin niyo ako diyan. Bibili lang kita ng pagkain, ha? Hintayin niyo po ako diyan. Ah, may anak ka? Kinuha nila. Pinatay na. Dinagana rin kagaya din diyan. Pinatay din sa Facebook. Pinatay na nila. Days of my life, Joey D. Ano te? 5 piso. Bibili ka ice cream. 5 piso. Meron ba? Meron. Ika. Tres lang. Hawakan mo muna yung pera mo, te. Yan. Ikat-ikat ka ba? Ice cream po. Para matanda ah. Ganun po talaga. Wag na magbayad yan. Sige. Kumain na po ba kayo? Hindi pa kayo kumakain? Sige, hintayin nyo ako dyan. Bibili lang kita ng pagkain, ha? Hintayin nyo po ako dyan. Bili ko na ng pagkain si ate. Dito, may nakita akong canteen dito. Kanin kayo, te? Kanin po. Ulam. Magkano yung ulam, te? Ito na lang yung minuto. Saka kanin. Plastic po. Ay, opo. Bibigay ka doon kay ate. Ayan. Sige po. May tubig din ko, te? Tubig. May binibig ka? Oo. Wala. Wala. Sabi ako ay sige. Ito po. Ayan, nabilang ko na ng pagkain si ate. Hindi pa rin kasi siya kumakain. Babalikan ko siya. Sana naandun pa para maibigay ko sa kanya itong pagkain. Tingin ko kung andito pa siya. Hindi pa siya umalis na sa pwesto niya. Ayan na yun. Hello, te. Ayaw tumahimik. Dito ka pa pala, hindi ka pa pala umaalis. Okay, hello po, magandang tanghali. Ito po yung pagkain nyo. Ayan. Kumain ka muna dyan, te. Tignan mo, pagkain pa to. Kala ko pa sa iyo yan. Sige po, kumain ka muna dyan. Yan. Kumain ka na ba? Hindi pa, di ba? Sabi mo. Buntin mo pa ang inaasikaso namin. Di ba, hindi ako pa kumain? Dapat sa iyo to eh. Hindi, sige po, kain. Binili ko yan, te. Para. No, talaga. Ayan. Sige na po, kumain ka na po. Saan ka galing, te? Ba't may mga dala kayong sako? Ginugulo ako to sa higa. Ano, ginugulo ako. Tapos pasok ng pintuan yung ano doon, kapitbahay. Kaya gusto ko magpahangin dito. Saan po ba kayo nakatira to? Wala lang, ikitira lang ako dyan kasi yung nanay ko ano lumipat. Pero teka lang. Iniwas siya sa massacre dito. Pinapatay kasi mga tao dito. Opo, teka lang po. Ano pong pangalan niyo, ate? Mendez Reminin. Ilan taon po? 40 na ako, 40. 40. Manang, oh. Sige, kumain ka muna, te. Ayoko, busog pa ako. Tama na yung ice cream. Busog ka muna. Busog ka pa. Gusto ko na magpalamig kasi ang hangin dito doon mainit. Oh, sige, itabi mo muna yung pagkain mo para kahit mamaya kainin mo na yan, no? Mainit kasi eh. Ayoko labas-pasok sa kwarto, sa mga higaan, ganun. Hindi nila mapatay kasi yung tao. Ate Mendez, may mga kapatid po kayo. Ano ba yan? Itabi mo sa Maynila, mga kamag-anak ng Maynila. Itabi mo na. Oh, ganun po talaga. Asawa po, may asawa po kayo. Wala na. Wala, pero may anak po wala kayo. Wala na. Wala patay po na, asawa. Patay na. Mga ampun lang ako ng mga barangay. Inampun lang ako ng isang barangay dun sa taas mabayan. Ah, kaya nandito ka ngayon? Oo. Wala na akong kamag-anak dito. Ano po yung mga dala-dala niyo, Tebo? Ang dami. Damit ko yan, damit. Ampun lang ako ng isang sundalo dito. Inampun lang ako. Sige. Okay na. Kasi ang gulo ng barangay dito, inaaway ka. Hindi ako makapagpaano, labas-pasok doon sa tulugan ko, maingay, may mag-iinuman, red doors. Ayaw namin ng ganun. Baka baspusan kasi yun. Kabaspusan, baspus sa amin yun, hindi kapag galang. Tama na. Tama
patayin na. Patayin niya na. Para may kaaway kayo. Oo, sino, tama na. Sino ba kaaway? Tama na yung ano. Tama na yung ganun. Tama na yung ano. Tama na, kuya. Okay. Tama na. Kung papatayin, patayin niya na. Kung mapahangin talaga dito. Okay. Binibigyan naman ng pera yung mga mahirap eh. May mga pera naman natatanggap yan dito. Ewan ko bakit ganyan ang ugali niya. Tama na. Parang awa niyo na. Sige na, kuya. Ah, may ano ka? Kinuha nila. Pinatay na. Dinagana rin. Kagaya din dyan. Pinatay din sa basically. Pinatay na nila. Tama na. Sige na, kuya. Tama na. Oo, nung... Hindi, kainin mo yan, tiyo. Sa'yo yan. Kainin mo yan, mamaya po, tiyo. Pagkain mo yan. Pahangin talaga dito. Mamaya kainin mo. Kasi pahangin na din. Ako magpahangin ako dito. Gusto ko lang siya makausap. Gusto ko lang siya makausap talaga. Parang awa niyo na. Gusto ko lang makapag-usap ng maayos, ng matulong tao. Ayaw ko ng ano, kriminal, puro problema. Yun lang. Tama na. Tama na pagpapahirap sa amin, pati kay Ingay, pagpatay sa tao, sa mga kamag-anak niya. Tama na. Yung Inday po, anak niyo po yun eh. Ano yun ang nanay ko, kumari? Ah, kumari. Oh. Tama na. Pinahirapan po kayo. Tama na. Sige na, kuya. Umilis ka na. Parang awa mo na. Sige lang po, ate. Okay lang. Oh, no. Lang. Gusto ko sumaya muna. Okay. Ate, may bibigay ako sa'yo. Huwag na. Tama na. Ayoko na. Ayoko na. Ayaw mo, bibigyan mo ba? May dumating na barangay. Ate, magandang hapon. Ay, so, kilala niyo po si Ate Mendez? Oh, minsan siya dito nung papahinga eh. Ah, minsan. Pero taga rito po siya sa loob namin. Ice cream. Kawawa naman. Mukhang may pinagdadaanan siya talaga. Ano? Mukhang matinding depresyon yung pinagdadaanan niya sa sarili niya. Mabait naman siya dyan. Mabait dyan. Kasi madalas ko siya nakikita doon. Mapahinga lang siya dito. Kahit mainit sa tinitiis niya. Tuwing hapon. Sana maayos kung ano may pinagdadaanan niya sa ngayon. Ano? Ang tindi ng bata pa siya. May pangarap siya sa buhay kahit pa paano. Wala na akong pangarap! Dahil ng pangalawang lalaki, hindi ko na nga kailangan ng pangarap. Ganyan po siya mga kapatid. Ang hirap po ng pinagdadaanan niya sa ngayon. Pag ang tao hindi mo mahal dito, patayin mo na. Sino po? Sige, thank you po ate. Salamat po. Okay. Bigyan kita ng anong panggastos mo. Tama na, hindi na, ayaw ko. Ayaw niya? Tama na. Ayaw po niya. Okay, datay. Pati kainin mo na yung pagkain mo mamaya, ha? Ayan. Ayaw na naman ako nung nagyayang. Salamat po sa pagpaulak sa akin. Okay na sa akin yun, nag-asawa na lang. Tama na sa akin yun. Alam ba niya, nagpapahangin na ako dito. Tama na yun, kung papatayin nila, patayin na nga nila. Para matapos na problema. Thank you. Ayan po ka-partner, si Ate Mendez. Nadaan ko po dito sa gilid ng tindahan. Mukhang mayroon po siyang pinagdadaanan sa kanyang sarili. Mukhang biktima na naman po siya ng depression. Mga ka-partner, ito lang po masasabi ko. Huwag po natin seryosuhin ang problema. Bagkos ang problema, hayaan natin mamroblema po sa atin. Ano? Kasi pag sineryoso po natin ang problema, ganito po ang mangyayari. Si Ate Mendez. Kailangan po, kung mayroon po tayo mga mahal sa buhay, pagtuunan po natin sila ng pansin at kalinga po ang kailangan na ibigay natin sa mga mahal natin sa buhay para hindi po sila magdaan ng depresyon katulad po ng inyong. Nakikita ko na po ito dito sa loob ng submission. Minsan tuwing makikita ko, inaabotan ko ng ice cream, minsan binibiro ko. Pero ngayon, mukhang hindi ko siya makausap ng maayos kasi mukhang mayroon nga siya pinagdadaanan na depresyon sa kanyang buhay. Salamat po. Muli po mga kapartner, salamat sa panonood ng aking magandang video. Yan, bago ka parang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. And then pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po kayong update sa mga susunod ko pang videos. Muli po, be always keep safe kapartner. And then the most important, God first. Yan. See you po, bye-bye next vlog.